Jesus Christ, to the smallest letter, accomplished the requirement of the law, even the sacrifice necessary for us to be saved. The law requires some form of payment na hindi natin kaya bayaran. Kaya may kanta ngang, the debt that we could not pay. He paid the very debt that we could not pay. Kaya naman, sabi niya, it is finished. Alam niyo ba yung sabi na it is finished? Yan ay parehong salita na Greek word na ginagamit kapag ikaw ay nabilanggo at bayad na yung utang mo, tatatakan ng tetelestai. Ibig sabihin, fully paid. Ang sinasabi ni Jesus, wow! Bayad na lahat ng utang mo. Lord, lahat? Lahat! Anong kasama doon? Yung nakaraan? Lahat nga! Pati yung maaring maging utang ko kung sakali lang. Kasi hindi mo magarantya na hindi ka makakautang ulit eh. Lahat nga! Now, tanong ko sa inyo, ilan sa inyo yung kasalanan nyo, nagawa nyo, bago mamatay si Jesus Christ sa cross? Meron? Lahat future. Hindi ka pa naisilang, hindi pa ako naisilang. Tama ba? Nasusundan natin. Susundan sa ta, lahat. Kaya lahat ng paghuhusga, nasa anak na. Because I am the one who paid everything. Pinakamalaki mong utang sa Diyos. Kaya nga ang kabayaran niya, walang hanggang kamatayan. If Christ has not been raised, your faith is worthless and you are still in your sins. Magbabayad tayo ng ating utang sa impyerno ng walang hanggan. But because Jesus rose again from the dead, tiyak ako at sinasabi ni Jesus, bayad na utang mo. Wala ka nang dapat alalahanin.